Magandang araw po sa inyo, mga kapinta. Ngayon po, ito, papakita ko sa inyo yung medyo matagal na video. Dahil alam ko po, maraming hindi nakasunod doon sa video kung pinakita ko po sa inyo. Dahil almost 1 minute lang po yon, may time limit po yon. Kaya ito, papakita ko sa inyo para matutuhan nyo yung kung paano ko ginawa yung pagmamarmolize ng poste. Bale, yan po, kung mapapansin nyo yung ating skim coat diyan, hindi ko na po pinakita yung paghahalo po ng skim coat. Dahil alam ko naman, kaya-kaya nyo naman maghalo kahit hindi ko pakita po sa inyo, mga kapinta. Ito ang ginawa na lang po natin. Kung mapapansin nyo yung ating skim coat, meron po siyang itim. Kulay itim po yan na acricolor. Acricolor po, yes. Acricolor po na water base. Ilalagay lang po natin siya sa ibabaw. Huwag po natin siyang iahalo. Para na sa ganun, meron pa rin pong part yung skim coat na kulay puti. At meron din pong part na kulay itim. At pag po ipinahin po natin yan, iminisilya, ayan po, ay magsisilbing design po. Yes po, mga kapinta, ano lang po ito, pamasilya lang po ito ng skim coat. Hindi po ito papintura, masilya lang po. Bale, ang gagawin po natin dito is, ito po, bale, 2 paraan po ito ng skim coat ang gagawin natin dito. Kung ano po yung ginawa natin sa una, yun din lang po ang susundin natin doon sa padalwa, yung pinaka-pattern po nung, yung pinaka-pabilog po ang gagawin natin ditong masilya, pinaka-pabilog para po sumunod po doon sa hugis ng ating poste. Yan po, makapansin nyo po, panay po sa pabilog. Dahil hindi po maganda po dito yung diretsyong pahid. Yan po, panay po siya pag ganyan lang. Paleta lang po ang gamit natin dyan. Hindi po pintura, hindi po brush, paleta lang po. Dahil ito po ay skim coat. Ayan po, sana po masundan nyo po ang aking pong ginagawa. Basta po, pagka naubos lang po yung ating skim coat, timpla lang po ulit tayo. And then, lagay lang po tayo sa ibabaw noong kulay black na acricolor. Gusto nyo naman pong ibang kulay, haluan nyo po ng ibang kulay para medyo maganda. Pero ito po ang gusto po ng may-ari ay black lang po siya, gray marble lang po ang gusto. Kaya ang inihalo lang po natin dito ay yung kulay black na acricolor. Bale, ang gagawin lang po natin dito ay yun po sinasabi ko po kanina na 2 paraan po ng skim coat para po siya makapal. At para po pag niliha po natin, hindi po lalabas yung dating kulay na puting skim coat. Bale, mga kapinta, ito nga po pala, bago natin tulagyan ng padaanan ng ganito may kulay na skim coat, pinadaanan ko po muna ito ng 2 paraan ng skim coat na kulay puti, yung pong walang kulay. Dahil po medyo masama po yung kanyang poste, hindi po makinis, padaanan po muna natin ang 2 kulay ng puti. 2 masilya na kulay puti. Tapos ito na po yan, lalagyan, makikita nyo na po yan, nilalagyan na lang po natin na siya ng design. Bali, 2 paraan po ito. Hindi ko na lang po pinakita sa inyo kung paano po natin lihahin. Pero po style po ng paglilihan nito ay 120 po yung gamit natin dito liha. Tapos ang pinaka pattern po ng pagliliha po natin, yung susundan po natin yung paikot din po niya, ko susundin po natin yung pinaka design niya, yung po ang pinaka pattern po ng pagliliha. Wag po yun basta liha lang para po hindi masira yung kanyang design. Basta po isunod din lang po doon sa hilo po noong marmol ang ating liha. And then ito, nilalagyan na po natin ito ng acrylic emulsion. Bali, yung acrylic emulsion po ay water based po ito. Ang gagawin po natin dito is third coating. Tatlong pahid po natin ito. Pag po siya natuyo, madali lang po naman siya matuyo. Kaya pagkatapos nyo doon sa ano, pahidan nyo na ulit dahil tuyo na siya. Hanggang po maka third coating na siya. Nasa inyo po yung kung gawin nyo pong 4 or 5 patong ng acrylic emulsion. Nasa inyo po yon. Pero yung 3 paraan po, okay na po. Sadya po makintab na po siya. At ito po mga bossing, ito po mga kapinta. Ito, tapos na po ang ating project at finish na po. Kung mapapansin nyo,
marmol na po siya, hindi nyo akalain semento siya. Sana po mga kapinta may natutuhan kayo dito sa sinar ko sa inyong video, nakita ko sa inyong video. Sana po matuto kayo at magawa nyo rin po ito sa inyong mga project. Maraming salamat po sa panonood at sana po pakilambing po sa inyo na subscribe nyo po ako sa aking pong channel. At kung may masasabi kayo, i-comment nyo na rin po.